Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, in today's video, i-share ko na sa inyo yung final review ko about sa RDL Babyface Astringent with Melawhite 1 and yung kanilang whitening cream. So, itong dalawang product na to guys, for 2 weeks ko siya nagamit. Lagpas 2 weeks. Magti-3 weeks na sa Monday. And, ayun, marami naman akong na-experience sa product na to. Pero, bago ko i-share yung pinaka-final thoughts ko about this product, i-share ko muna sa inyo yung mga ginawa kong video sa paggamit ko sa kanya and yung mga na-experience ko sa loob ng 2 weeks. Pero hindi buong 2 weeks yung ginawan ko ng video. So, ayun. And kung interesado kayo sa products na to, just keep on watching. So, hey guys! Ngayon ko itatry yung RDL Baby Face tapos yung RDL na Whitening Cream. And gabi na ngayon, wait lang po. Titingnan ko kung anong oras na. So, 9:25 na guys. Magda 9:30 na. And nakapaghilamos na rin ako. Disclaimer lang, kaya ako gabi ginawa kasi itong whitening cream ng RDL is pang-evening lang siya. So, ngayon isasabay ko na yung itong RDL Babyface Astringent. So, papakita ko muna sa inyo itong product. So, ito siya. Hindi ko pa nabubuksan. Ayan, Melawhite 1. Yung Melawhite yung kinuha ko, hindi yung mga RDL na yung parang set. Basta yung pang severe acne, hindi yun yung kinuha ko kasi hindi naman ganun kalala yung pimple sa mukha ko. And gusto ko lang itry kung e-effect sa dark spots ng face ko. Kasi right now, yung condition ng aking face is ito. Ayan o. May dark spots. Maliliit na pimples. Ayan. Tapos dito sa noo. So, tingnan natin kung e-effect siya. By the way, ito yung itsura. Okay. Expiration date niya is 2022 pa. And ngayon ko siya bubuksan para makita niyo siya. Pakita ko sa inyo yung product. So, ito yung itsura ng bottle. Para siyang gamot. Parang ascorbic acid, ganun. So, you can see. So, ayan, maliit lang siya. And 30ml to, guys. Yung price, ilalagay ko na lang sa screen. Pero gagamitin ko to for 5 days or 1 week. Para matesting ko. And then, yun nga, may expiration date dyan. And then, sa whitening cream naman, ito yung whitening cream ng RDL. And nakalagay dito, whitening cream. And nakalagay is, apply once daily in the evening. So, gabi siya. Parehas lang sila ng packaging ni sunblock. Iba lang yung color. Ito, white. Ayun nga, nakapaghilamos na ako guys. And bubuksan ko na siya. May cotton pads na rin ako dito. Yung square puffs. And open ko na siya. Matapang yung amoy niya guys. Pero amoy ano? Matapang na amoy parang Coca-Cola, ganun. Alcohol na may Coke, parang ganun. And ito yung cotton. Parang ang daming malalagay dito pag ganito. OMG. And yung direction niya for use. Direction for use is moisten a piece of cotton with RDL Babyface Astringent with Melawhite. Gently apply on face and neck area. So, face muna tayo. Ayan, dinagdagan ko siya guys kasi hindi ganun kabasa yung cotton. Ayan. Dahan-dahan lang yung pag-apply ko. And right now, malamig yung feeling niya sa face kasi nga nakalagay dito. Yung warning and precaution niya, contains menthol not to be used for children under 3 years of age. Avoid contact with eyes. So, siguro kaya may cooling effect. Thank you.
kaya rin ako na-curious dito. Sobrang daming nagbibigay ng review dito na sobrang effective daw. So I try sa sarili ko, diba? Kasi itong kabilang side, yung gagamit ko sa neck. And sabi ng iba, dun sa Vanity Friends, mild lang daw to and okay naman daw. So tapos na ako maglagay, guys. And ang lamig talaga ng feeling ng mukha ko. Tapos, ayan, ang soft na niya. As in soft yung feeling niya. So now, sa whitening cream na ako, since ito na yung isang skincare. Meron pa siyang cover, like lang nun sa tawag dito. Sunblock. So, parang consistent sila. Oh, okay. Yung amoy nito, mas matapang dun sa sunblock. Pero same lang sila ng itsura and ng consistency. Tingnan nyo. O, diba? Nakakalito. So, ito yung whitening cream. Ito yung sunblock. Gamit ko kasi itong sunblock. Kita nyo naman. So, hindi dapat mapagpalit yan. Anyway, mag-a-apply na ako sa face. Pero ito, hindi siya ganun ka-thick. Hindi katulad ng sunblock. Sobrang thick. And itong whitening cream na to, hindi lang whitening, moisturizing din siya. Kasi nakalagay sa cover niya, whitening cream with moisturizer. So, tapos na ako mag-apply no RDL Babyface Astringent with Melawhite and itong whitening cream. So, i-update ko na lang kayo sa mga susunod na araw since first day ko and yung first impression ko pa lang naman yung nasasabi ko sa inyo. Pero yung mga susunod na araw, just in case nagkaroon ng reaction, like pagbabalat, syempre i-update ko kayo. And ayun, stay tuned lang tayo dyan mga sis. Pero so far, okay naman siya. And hindi malagkit sa face yung cream, whitening cream. Hindi katulad yung sunblock cream na thick yung consistency niya. And moisturizing nga siya. So ayan, so far so good naman. So, update ko lang kayo. Hey guys, so update lang, pang-apat na gabi ko nang ginagamit itong RDL, pero disclaimer lang guys, itong dark spot na nakikita niyo dyan, and then ito yung pinakauna, di ba nung una wala to, tapos ito, blackheads kasi yan na pinilit kong i-prick. Kasi, alam niyo yung nakalabas na, ang laki ng blackheads, tapos nakalabas na talaga siya. So, tinanggal ko na siya, kasi ganun ako eh, tinatanggal ko talaga kapag nakikita kong parang malaki na, tapos nakakapa ko yung blackheads. Pero so far, okay naman po ang aking face dito sa RDL Baby Face with Melawhite and itong whitening cream. Alam niyo, natuyo na yung pimple ko dito, yan, tapos medyo ayun, nag-lighten na talaga yung dark spot ko dito nung una. And then, yung mga tiny bumps dyan, nag-flat na siya. And, unti-unti, nag-lighten na talaga siya. So, ngayon, mag-a-apply ulit ako. Ayan, meron akong square puffs. Ngayon lang ako ulit nag-update kasi guys, dahil nga dito, gusto ko lang i-explain yan. And tignan natin kung makapaputi ba niya itong RDL. And now, itong whitening cream naman with moisturizer. Ito talagang sobrang moisturizing nito. At saka alam nyo ba, iba yung consistency niya dun sa sunblock. Kasi ito, kahit ilagay ko dun sa lagayan ko ng mga skincare, hindi siya yung parang nagiging parang clay. Yan. So, ayun yung condition ng aking face. And okay naman siya.
So, ito lang yung titignan natin kung puputi siya, no? After a week. For my final review, guys, so napanood nyo na nga yung mga previous clip na ginawa ko or videos sa paggamit ko nitong RDL. So, mag-start muna tayo kay RDL Babyface Astringent with Melawhite 1 and 30ml to, guys. Ganito yung box niya. Yan. So, pinakita ko naman na to sa inyo. And, ito yung pinaka-packaging ng product. So, ito, nakagarapon siya. Para siyang gamot. Ayan. Tapos, ganito yung takip. As in, parang gamot talaga. Alam niyo, ito yung unang-unang concern ko dito sa packaging na ba't ganito yung naisipan nilang packaging? Kasi, medyo hassle siya gamitin. Like, pag ginanto siya sa cotton pads, talagang kailangan may control kayo kasi bubuhos talaga siya ng bonggang-bongga. Kasi tinan nyo, open na siya, wala siyang stopper man lang or parang yung katulad sa ibang toner na meron siyang cover pa tas maliit lang yung butas. Siguro kasi nga, glass siya, parang gamot, kaya wala silang nalagay na stopper. Pero ayun, siguro next time kung magsasuggest man ako ng packaging nila, sana gawin na lang nila yung mga parang usual toner na may cover na ganon, tapos maliit lang yung butas para hindi sayang kasi hindi mo siya makokontrol talaga as in. Pero guys, sa price niya naman, ito kasi yung price nitong mga astringent ng RDL, 57 to 112 yung price niya, and depende yun sa ml niya sa dami. So, ito kasi 30ml. Siya na yung pinaka-konti yata. So, feeling ko, ito yung 57. Kasi natapon ko na yung resibo, guys. Pasensya na. Pero alam ko 57 to. Tapos, guys, sa details niya, nakalagay dito sa harap, for youthful and radiant-looking skin. Tapos, yung expiration date niya is September 2022. So, good naman na naglagay sila ng expiration date. Siyempre, para naman alam natin, diba? If ever na hindi nyo agad mauubos. Pero walang nakalagay dito kung paraben free or cruelty free. Wala akong nakita. Kahit dito sa bote, walang nakalagay. Nakalagay lang dito is halal approved. Yun lang. So, di ko alam kung cruelty free to, paraben free or what. And, pagdating sa kiniklaim niya, doon na tayo guys. RDL Babyface Astringent with Melawhite 1. Melawhite provides a smoother and lighter skin complexion for a youthful and radiant looking skin. So, dun muna tayo sa provides a smoother skin. So, pagdating sa pagiging smooth ng skin, yes, super thumbs up ako dyan. Kasi super effective niya sa pagbibigay ng smooth skin. Kasi tingnan niyo yung skin ko. Alam niyo guys, nag-apply na ako ngayon, kanina, bago ko mag-film ng, bago ko to i-film. Kasi nakakaligo ko lang. Tapos yun, in-apply ko na siya since mauubos ko na siya. Kita niyo yan. For magdi 3 weeks ko na siyang nagamit. Sa Monday, 3 weeks na to. Pero ayan, ubos na siya. Yan na lang yung natira. And i-stop ko na siya ngayon. Tapos guys, yung sa pagbibigay niya nga ng smoother skin. Yes. Sobrang nakaka-smooth siya ng skin. As in kapag hinawakan niya yung skin. Ayan. Smooth talaga siya. And hindi siya yung oily, hindi siya nakakapagbigay ng oily sa skin. Or hindi siya nakakapag-oil up, ganun. Hindi niya nabigyan ng ganong effect yung skin ko. So, super thumbs up din ako doon. And yung sunod naman is lighter skin complexion. For me, okay siya doon. Nakakapag-light talaga siya ng skin. Kasi yung leeg ko, tingnan nyo, halos parang malapit na siyang pumantay sa face ko. Kasi ginagamit ko rin to sa neck. So, ayan. For me, pumantay naman siya and super good din ako nun. Pero yun nga lang guys, pagdating sa pagpapaputi ng mga dark spots, hindi ko siya masasabing super effective siya. Siguro sa maliliit na dark spots, kagaya nung dito ko, tas dito sa may noo, and yung dito sa iba sa baba, umi-effect siya. Pero kapag, pero feeling ko sa mga malalalang dark spots, kagaya nitong dalawang to, hindi siya ganun ka-effective. Oo, nalalighten niya, pero hindi niya naaalis ng sobra-sobra yung dark spots kasi ayan pa siya. So, ito kasing dark spots na to, galing to dun sa prenik ko na blackheads kasi nagpiprick ako and ayokong patagalin yung blackheads sa face ko dahil nakakakos yun ng pimples. So, inalis ko talaga siya and then ayan,
Kaya in-extend ko rin yung paggamit nito kasi gusto ko siyang bigyan ng chance if e-effect pa ba siya sa dark spots ko na yan. Pero ayan, hanggang dyan na lang talaga. Pero na-lighten naman niya guys and nagbalat yan, yung dark spots na yan. Talagang nagbalat siya. Siguro dahil tinanggal niya yung parang pinaka-dead skin, ganun. So okay naman siya sa akin. Kung minimal lang yung dark spot na gusto niyong alisin, good to sa inyo. Pero kung yung malalalang dark spots, huwag niyong iasa dito or yung mga pimple marks or mga scars, hindi siya effective doon. Pero sa pagpapapute ng skin ng ibang part, ayan, pagpapapantay niyo ng color ng neck and face, okay naman siya guys, nakakatulong siya doon. And then, isa pang napansin ko dito guys is, nakalagay naman kasi dito sa warning and precaution nito is may contains siyang menthol. So, meron siyang menthol. And kapag ina-apply siya sa face, guys, sobrang may cooling effect. As in, ang lamig niya sa face. Parang alam yung feeling na nag-alcohol kayo, ganun. Kasi nga, may menthol siya. So, feeling ko, yung mga may allergy sa menthol or ayaw nyo ng ganong feeling, hindi ko ito marerecommend sa inyo. Pero, kung wala lang naman sa inyo yung ganon, go lang, try nyo to. Tapos guys, feeling ko yung cooling effect niya dahil dun sa may menthol siya, kaya siya may cooling effect. Feeling ko nakakatulong siya sa pagpapatighten ng pores kasi may cooling effect. Tingnan nyo, medyo nagtighten yung pores ko dito. Yun lang talaga, yung napansin ko is yung sa dark spots pag sobrang lala. Ayan, hindi niya masyado natatanggal. And kung gusto nyo itong itry guys, siguro itry nyo na lang to kung wala naman kayong masyadong problem sa face nyo. Like, kunyari, gusto nyo lang paputiin yung face nyo, gusto nyo lang pagpantayin yung neck nyo, yung color ng neck nyo sa face ninyo. Try nyo to, pero yung sa mga malalalang problems like sa face nyo, like pimples, ganyan. Effective naman siya sa pimples, pero hindi siya effective sa bonggang dark spots. So, yun lang. Pero, kung gusto nyo lang paputiin, tapos wala naman kayong problema, clear skin kayo, gusto nyo lang pagpantayin yung neck nyo sa face, good to sa inyo guys, marirecommend ko to sa inyo. So, ayan, si RDL Babyface Astringent with Melawhite one. So, ayun lang yung thoughts ko sa kanya. Last naman guys is itong RDL Whitening Cream. So ito guys, with moisturizer siya and ang direction niya is apply once daily in the evening, 12 grams. So ito guys, dahil may moisturizer siya, expect nyo na sobrang moisturizing niya. As in, nag-apply na rin ako ngayong gabi, as in ayan o. Tapos nagbibigay siya ng parang glowy effect, dewy effect. So sobrang moisturizing niya. And gamit na gamit ko to. Alam nyo guys, i-stop ko man yung itong astringent, i-stop ko to. Pero ito, itutuloy ko to kasi super ganda ng effect niya. Nagbibigay siya ng instant whitening effect. Tapos guys, yung consistency niya is hindi ganun ka-thick. Sakto lang, tas hindi siya malagkit kapag in-apply. Hindi katulad ng sunblock nila na ang lagkit. Tas medyo sobrang thick nun, tas medyo ang hirap i-blend sa face. Pero ito, tingnan nyo. Para lang ako nag-a-apply ng lotion and nagbibigay siya ng instant whitening effect. Yun yung napansin ko dito. Ayan. Tingnan nyo, mas lighter tong isa. Tapos sobrang smooth. Tapos hindi siya malagkit as in. So, pag sa face na siya in-apply, as in madali lang siyang i-blend. Nalagyan ko na kasi yung face ko pero dito. Ayan. Sobrang dali lang niyang ma-blend. Hindi katulad nung sa sunblock cream na kailangan talaga mag-effort kayong i-kalat siya sa face, i-spread or i-blend sa face. Pero ito, as in, sobrang moisturizing, sobrang dali i-apply, and super effective siya. Na ito yung feeling ko, isa rin to sa nakatulong, kaya nagpantay yung complexion, skin complexion ng neck ko saka ng face. Unti-unti siya nagpantay, kasi dati talaga hindi siya pantay. So, yan. So, ngayon, tuwan-tuwa naman ako sa effect niya, and dahil nga may instant whitening effect siya. Kaya siguro, pang evening lang nila to, yung direction nito is sa evening lang siya i-apply. Kasi kapag evening, di ba, matutulog na lang tayo, i-rest na natin yung face. And mas ma-absorb ng face yung parang effectivity nitong product. So for me guys, sobrang effective nito sa pagpapalighten ng face. Sobrang ganda nito. So kung gusto niyo lang talagang ipaputiin yung face nyo, pagpantayin yung color ng face nyo sa neck nyo, maganda tong partners na dalawa na to. Sobrang ganda nitong combination na to. Pero, hindi na ako bibili ulit na to guys, kasi may re-review pang ibang products ni RDL.
Pero ito, itutuloy ko to. So, ayan. Si RDL Whitening Team. So, ayun na lahat yung aking review about sa RDL products, which is yung RDL Babyface Astringent with Melawhite 1 and RDL Whitening Cream. So, sana nakatulong to sa inyo guys. Yung mga gustong itry dyan, na ako curious, sana natulungan ko kayo. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, and click nyo na rin yung notification bell para naman lagi kayong updated every time na may bago akong video. So, thank you for watching and see you on my next one. Bye!